Good evening, boys and girls. Jack Logan here. Malamang morning na. Pag napanood nyo to, kasi morning ko na to i-upload for sure. Welcome na naman sa unedited and no holds barred na daily vlogs na pinramis ko sa inyo. Kasi yun yung topic natin no, sa una kong vlog. Na gagawa ko ng mga unedited and dire-diretsyong vlog. Oo. Well, number one, kasi ang hirap mag... ang hirap mag-edit. Dami ko pang ginagawa sa buhay para mag-edit pa. Kaya, dire-diretsyong vlog na lang to. Anyway, so, marami na naman mga nangyari. At bago pa kayo magtaka kung bakit puti na naman ang damit ko. Oo. Binilan ako ng asawa ko ng 7 t-shirt na puti. Oo. How weird is that? Diba? Oo, binigyan niya ako ng 4 na puting... hindi, 7 puting t-shirt. Oo, na bago. Tsaka... 7 shorts din. Oo. So, malamang ito na ang isusuot ko sa mga susunod ko pang vlog. Huwag na kayo magtaka. Naliligo po ako, mga kaibigan. Oo. Baka mga mesitahin niyo pa ako. Naliligo naman ako. Oo, nataon lang na puti. Oo. So, yan. Anyway, hello sa inyo. Marami na naman ang mga nangyaring araw na to. Oo. Pero... before we get to the topic, pag-usapan lang natin yung pinangako ko na gagawa ko ng daily vlogs. And kasi syempre ayoko rin naman na medyo na mi-miss out natin yung mga araw na dapat nag-upload ako ng video. And syempre dahil maraming trabaho, I have decided na medyo balansihin din yung mga ina-upload ko. So kung medyo wala kayo napapanood na pempe machine, at least nakakapag-post ako ng mga video vlogs. O, di ba? Amazing. O. And, kahapon, nag-vlog ako mga around 4:30 na ng umaga. And then, render ko kanina ng umaga. And then, in-upload ko ng hapon. So, this time, medyo binalansi ko ng konti. Time now is, ano oras na ba? Lobat na yung aking pilo. 1:05 a.m. Oh, launa na ng umaga. And after nitong video, i-re-render ko. So, para mapanood yun ng mga morning the next day. O, di ba? Parang gandang umaga lang. At least may good vibes kayo ngayon. Every umaga. Huwag kayong mag-alala. Wala akong ibabat ng mga bad vibes ngayon. Puro mga... chikahan lang ang pag-uusapan natin. Oh. So, yun. Malamang, re-rendering ko na to after nitong video. After ko mag-record, rendering ko na para nakaset na para bukas mapanood nyo ng morning. O, di ba? Amazing. Anyway, moving forward, hindi ako move on dito sa mga uso ngayon na lumalabas ngayon online, which is yung FaceApp. Oh. Nakakatuwa kasi marirealize mo ito pala yung tsura ko pag babae ako, di ba? Siyempre yung mga girls, hindi nila alam kung ano yung tsura nila pag naging boy sila, and thank goodness sa face up. And ako rin, hindi rin ako makapaniwala na ganun ang itsura ko pag babae ako. My God, ang ganda ko, nailove ako sa sarili ko. Di ba? Nakatuwa. And buong newsfeed ko yata puro face up. My God. Oo, hanggang Instagram, hanggang Twitter, puro face up. And sobrang napraning tayo sa face up na to. Alam mo, sometimes kailangan din natin to eh. Regardless of kung anong mga sinasabi nila sa face up, well, may mga experts kasi na nagsabi that face up is taking advantage of your privacy, you know. Pero decision mo na yun eh. If you decide to put in your picture sa face up, decision mo yun. Ako, ginawa ko naman siya. So, I think lahat naman halos tayo gumawa nun. Diba? It is very important pa rin, syempre, especially when it comes to privacy, yung mga emails nyo, lagyan nyo ng 2-step verification. Yung Facebook nyo, lagyan nyo ng 2-step verification para siguradong walang naglalagin basta-basta sa mga accounts nyo. Kung kayo gumagamit ng iPhone, gumamit kayo ng mga passcodes para hindi agad-agad ma-access yung iCloud nyo. Diba? Mga very important things na dapat nyo i-consider para safe kayo palagi, lalong-lalo na pag-usapang security. Going back to FaceApp,
Yun. Nakakatuwa kasi syempre, 'di ba? Regardless of kung ano yung mga pinagsasabi nila na delikado din face up. Ang dami pa ring natuwa. So nakakatuwa lang. And kanina nagpa-games ako ng beauty contest sa lahat ng mga boys na gustong mag face up submit sila sa comment section. Sabi ko paramihan ng hearts mananalo ng 200 pesos load. So bukas magpapa-contest naman ako sa mga girls naman. Iko-comment nila yung itsura nila pag boys sila. And then from there titignan natin kung sino may pinaka-pogi, tayo ang mag-judge, di ba? And then pag na-judge na natin sila, mananalo sila ng 200 pesos load din. O, di ba? Amazing na amazing. So, yun. Nag-upload nga rin pala ako ng music kanina, Jack Logan Music. May nagtanong saan ko daw ginagawa yung mga music na kinocompose ko. I created it through GarageBand. Believe it or not. Oo. GarageBand lang ang gamit ko ron. And, wala. I just played along with GarageBand. Sarap kasing gamitin. So, kung gusto nyo rin mag-compose ng music, it's free for use sa mga iPhone users. Oo, gamitin nyo. Libre naman siya. Oo, pag na-hit kayo sa YouTube at sinabing na-copyright, hindi po naka-copyright ang GarageBand. Oo, it's for public use. Binasa ko na po sa terms and conditions ng Apple yan. Oo, kaya you can always use GarageBand and monetize it kasi it's free for everybody who's using GarageBand. Amazing. Diba? Lastly, may nag-comment kanina about t-shirts. May mga t-shirts ako na pinagawa lately bago mag-lockdown, but ang dami nang humingi at marami rin kasi ko nang pangakuha ng mga t-shirts, pinamigay ko, hindi ko binenta. But I'm trying hard to create another batch of Jack Logan shirts na sana makarating sa inyo. Oo, hindi ko po binibenta yung pinamimigay ko lang. Although may iba akong shop, may ibang mga merchandise na nagbebenta ng Jack Logan shirts. Sa Teespring, nagbebenta ng Jack Logan shirts doon. May nakita rin ako sa Alibaba. Weirdo. May nagbebenta rin ng Jack Logan shirts. But anyways, I'm trying to work on new designs na mapapagawa ko. And from there, pagawa natin para makapagpamigay ako sa inyo ng mga Jack Logan shirts. Amazing. O, diba? I hope you guys enjoyed the last few contents na in-upload ko dito sa YouTube. Please, comment down below kung ano pa yung mga suggestions nyo na pwede natin gawin, ano pa yung mga contents na gusto nyo i-explore ko. Other than the commentaries na enjoy kayo. Yun lang naman ang favorite nyo sa channel ko sa totoo lang. Pero hindi ako nagre-reklamo. Kahit ako, nag-enjoy din ako sa mga commentaries ko. Ngayon pa, na regular na si Master Pempem sa mga commentaries ko, di ba? So, I hope you guys enjoyed. Please share my channel with your friends, with your family. Kung nagustuhan nyo lang ha, kung nagustuhan nyo, if you think na karapat dapat siyang i-share, pakishare nyo na sa inyong mga friends and family para dumami-dami naman tayo. Makaranas man lang ako ng silver play button. Di ba? Eh syempre hindi naman ako klase ng YouTuber na nagbabayad ng kung ano-ano mga promotion, nagpapakulo lang sa katutak na pera para lang magparami ng subscribers. Hindi naman ako ganoon. Oo. Although may mga gumagawa noon, trip nila 'yun eh. Hayaan na natin sila, but me hindi ako ganoon klase ng YouTuber. Ako naniniwala kasi ko na sa YouTube kasi content ang labanan. Oo. Kasi hodang ang content mo ay hindi maganda para sa iyo, pero maganda para sa iba. You know, para sa iyo basura yung content mo, pero may magkakaroon ng gusto diyan sa content mo. So I think isa 'yon sa mga dapat niyo i-consider pag nag-start kayo mag YouTube, pinakamahalaga is content talaga. Kahit gaano karami ang subscribers mo, kung wala namang nanonood ng videos mo, useless. Walang dahilan para kumita ka. 'Di ba? Well, wala pa naman ako sa part na 'yon, but I hope makarating ako sa part na yun. Kaya, pinapakiusapan ko kayo na kung sakaling nagustuhan nyo ang aking mga videos, kung sakaling nagustuhan nyo ang aking mga contents, please share, subscribe, and hit the notification bell. Tumatakol yung aso ko. Ano kayo meron dyan? Malamang pusa yun. Check ko na lang mamaya. So, hit the notification bell
comment down, share with your friends and family, and make this world a better place. Jack Logan here. Puntahan ko muna si Max. Nagwawala na naman. I'm out. Alright. Alright.